sa panahon ito na malakas po ang hatak ng kaaway dahil po we are living in the last hours, not in the last days. Correction. Last days po ang lagi natin sinasabi. We are living in the last days. Wrong. We are living in the last hours. Hours now. Amen. Ang ating pong paksa ngayong araw is the road or our road to salvation. Praise God. Amen. I will read once again our verse here. Okay. The narrow way. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. Ayan po, napakalinaw po mga kapatid. Ano po? Tayo po ay nilikha ng ating Panginoon na kanyang awa. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng kalayaan na pumili. Ang mundong ito, ito po ay nagsisilbing ating training ground lamang, mga kapatid. Bakit? We are just a traveler this world. Hindi tayo mananatili sa mundong ito. Amen. Tayo po ay temporary lamang na inilagay dito ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan natin pong gumawa ng desisyon para po sa ating mga sarili. Although alam natin na hindi po tayo maililigtas ng isang samahan, ng isang church. Kahit ano pang kinabibilangan ng church, Word Again, SDA, ano pa yung mga church yan, napakarami, ano po. Hindi po tayo maililigtas ng mga samahan. Yan lamang po ay samahan. Amen. Grupo. Ang totoong makapagliligtas po sa iyo at sa akin ay ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Gaano na ba ka-intimate yung relasyon natin sa Panginoon? Amen. Gaano na ba kalalim? Kailangan mga kapatid, ang ating relationship sa ating Panginoon ay ating papag-ugatin. Hindi lamang binhi, di ba binhi? Kailangan pong pag-ugat niya. Para yan ay magkaroon ng sanga, magkaroon ng dahon at pangkuma. Amen. Amen. Bakit? Pag walang ugat, ano mangyayari? Madali tayong mamatay. Ano po? Madali mamatay yung spiritual body natin. Katulad yan, pag Sunday struggle, pupunta ba ako sa simbahan? Ano kaya kung maglakbat siya muna ako? Pagod ako, ako maaling na araw ako, kuskus na kuskus. Amen. Pag Sunday, andyan. Sabi sa'yo ni Satan, huwag ka nang pumunta, sister. Amen. Masyal ka na lang, masaya pa. Sa simbahan yung boring, nakakaantok. Huwag ka nang umatin. Ayan po, hapa ng kaawad. Magpahinga ka na lang, matulog ka maghapon. Pagod ka na naman bukas. Amen. Hanggang Sabado ka naman magpatrabaho. Yan po ang ansat ng kaaway. Hatak po ng kaaway. Kailangan po natin bilang Kristiyano magkaroon po ng kasagutan sa tanong na ito. Who is going to rule my life? God or myself? Sino ang dapat na mamuno sa buhay ko, na masunod sa buhay ko? Ito ba ang Panginoon o ang sarili ko lamang? Ayan po. Yan po ang tanong na dapat po natin sagutin, mga kapatid. Kayo lang po makasagot niya. Hindi po ako. Revelation po yan ng ating Panginoon. At kapag po, once the decision is being made, sometimes, we also fail. Minsan parang ang dali-dali lang naman. Minsan, ang hirap na. Ayaw ko na, suko na ako. Pag nakaranas ng mga struggle, ng mga pagsubok, ayaw ko na. Dito na lang ako, sa wide road. Ayaw ko na dyan sa narrow road. Ang hirap, ang daming bawal. Eh, ang hilig ko pa namang, ano, ang hilig ko pa namang, mamasyal. Hindi ako makapasyal, hindi ako manaya. Ang hirap, ayaw ko dyan. Ganyan po tayo, mga kasyansa. Kadalasan ay ganyan. Bakit po? It's normal. Dahil po tayo ay nasa katawang lupa. Ito pong ating katawan ay, sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya po, kailangan po natin yung katulad po sabi ni Sister Joey kanina, prayer.
Ayan po talaga ang panlaban natin mga Kristiyano. Dahil kung nakakaramdam ka man minsan na ikaw ay may struggle, mga kapatid, parang sabihin ko sa'yo, si Jesus Christ man, kung nagkatawang tao, tinapso din po siya ng demonyo. Amen. 40 days and 40 nights in the sa wilderness po sa ilang na hindi po siya kumain. Mababasa niyo po yan sa book of Matthew. Totoo po yan. Hindi lang po tayo nakaranas niya. Jesus himself ay naranasan po yan. Amen. But sabi nga po, but do not worry. We can always be sure that God's will for our lives will always line up with His word. Huwag tayong magtalala. Kapag pinanghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon, hindi po tayo kayang galawin ang kaaway ni Satan. Amen? Dahil napagtagumpayan ako ng ating Panginoong Diyos ng daigdig na ito, kaya din po natin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. Ano-ano ba yung mga bagay sa buhay natin? Ano-ano ba yung mga bagay na nai-encounter natin sa mundo? Una, the problem ourselves. Is God. Sarili natin, minsan talaga naman, mas gusto nating sundin ang ating kagustuhan. Di ba enjoy, mas masarap dito. Mas masarap yung magsasayaw ka dyan kaysa sa simbahan boring. Ano? Ganyan. Sarili natin mga kapatid, ang una natin sawayin. Yan talaga ang una nating kalaban. Ano po? Pangalawa, ang daigdig. Tayo bilang nasa laman pa mga kapatid, ang gusto ng laman at bita ng laman is puro kalayawan niya. Ayaw niya na magpuri sa Panginoon. But always remember, God created you to glorify, to praise His name. Hindi sarili mo ang i-glorify mo. Ikaw ay nilikha niya para sumamba ka sa Kanya. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sa halip na yung sarili natin ang susundin natin, mas higit sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Let God will be done in your life, not your likes, not your wants will be done in your life. Put God first and you will never be in the last. Amen. Unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Praise God. Pangatlo, ano pa yung battles natin dito sa mundo? Si Satanas. Katulad po ng nabanggit ni Sister Jo at sa'yo rin Kambal. Ano? Si Satanas talaga. Ano pa ba yung ibang pangalan niya? Satan also called as a tempter. Tukso. Sister, ka umatin sa simbahan kasi nalulungkot siya pag umaatin ka. Kasi nag-glorify mo si God. Ayaw niya yun. Ano pa? A father of lies. Ang ama ng kasinungalingan. Amen. Diba? Ano pa? Siya din ang nasa likod ng lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundong ito. He is behind all the evil in this world. And he is very real. Yung iba hindi nalimak mo, hindi naman totoo may ganyan. Totoo po. Satan is very real. Since from Genesis, ano po yung pagtukso niya po kay Adan at kay Eva, ano po, andun na po siya. Satan is very real. Amen. Praise God. Yan po yung mga battles natin sa buhay mga kapatid. Kung kaya kailangan natin pong panghawakan ang salita ng ating Panginoon. Kailangan may sa ulo kang verse Bible. Para may panglaban ka. Ano ba yung pinanglaban ni Jesus Christ nung siya ay tinukso sa ilang, di ba? Word of God. Ha? Di ba sinaway niya si Satan, ni-rebuke niya by using the word of God. Wala siyang ginamit na mga sandata. Word of God. Amen? Kailangan, mamaya, may aso po kakagat na pala sa atin. Hindi natin alam kung paano i-rebuke. Di ba naman lang tayong baon. Para tayo sundalo na walang bala. Paano tayo mananalo sa gerang ganyan? Hindi tayo handa. Kaya kailangan, alam ko, pare-parehas tayo, busy tayo sa trabaho. Kahit man lang isang gabi, magkaroon tayo ng isang memory verse. O, ilang gabi tayo dito sa Hong Kong. Yung 2 years, ilang araw yun. Bago tayo umuwi, marami na tayo sa ulo. Kahit yung pinakamaiksing verse lang
sa Bible, mga kapatid, ay meron tayo sa ulo. Amen? Just in case na kailanganin natin, meron po tayo panglaban. Amen? Dahil po sabi ni Jesus Christ, John 14:14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Paano kung wala man lang tayong nahawakan sa pangako ni Lord? Oh, paano tayo gagawa? Paano siya gagawa sa buhay natin? Ayan. Mga kapatid, tunay nga po na may dalawang daan tayong tinatahak sa mundo ito bilang mga mandalakbay. Ito po ay ang narrow at wide road na matatagpuan nga po natin sa Book of Matthew, chapter 7, verses 13-14. Amen. Marami, dalawang gate. Isa po ay makipot at isang malapad na daanan. Sabi niya, doon sa makipot na daanan, sa makitid na daan, ay kukunti lamang ang nakakasunod. Subalit po, doon sa malapad na daan, ay napakarami, sindami ng buhangin sa karagatan ang nakakasunod. Amen? Bakit kaya? Ano? Ganun. Dahil karamihan nga po sa atin, sa mga tao po, ang nais po nilang parang alaray ang sarili. Hindi po ang Panginoon. Ay kung pupunta ako dito sa narrow way, ang dami-daming roads, ang daming bawal, puro holiness, nakakainis na. Dito na lang ako sa wide kasi easy-easy, magaan, ang sarap-sarap pang ano, masaya. Sabi nga, enjoy now, pay later. Bakit? Sige, magsaya ka ngayon. Huwag mong pansinin si Lord. Mag-enjoy ka ngayon. Pay later. Bakit, sister, nasabi ko pay later? My final judgment. Amen? Itong katawang panlupa, mamamatay ito. Pero, yung ating spiritual na pangangatawan, yan po ang i-judge ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, enjoy now, pay later sa final judgment. Amen? Praise God! Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Sinabi po niyang gano'n na tayo ay may haharapin pagpupunod. Praise God! Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kailangan po natin lagi ang Word of God sa ating buhay. Dahil po, basahin po natin dito sa Revelation 21, chapter 8. Kihanap po yung may Bible. Revelation chapter 21, verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the lake of fire, in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ayan po yung sinasabi ko. Enjoy now, pay later. Ito po yung final judgment. Pag tayo po ay ginanti sa Panginoon, dito po tayo pupunta. Nagbibiro po ba siya na mayroon talagang ano pa ang tawag doon, yung burning sulfur, yung parang siyang lawa na naglalagablab. Diba? Ano nga yun? Impyerno, mga kapatid. Ano ang nasa dulo ng white road na yun? Kapahamakan. Eternal death. Ayan. At marami mga tao ang mas pinipili nila yung eternal death kaysa eternal life. So sad, nakakalungkot. Kahit pa tulungan mo siya, sabihin mo yung mabuting balita ng Panginoon sa kanya, ililedel maka pa. Sabihin na, kung nababalik ka, natigilan mo nga yan, at hindi naman iyan totoo. Nakakalungkot. Minsan, nung tinayayakan mo sa church, maniwala ka dyan, mga baliw mo palang pumupunta doon, tinamuha, kanta-kanta, kalapalakpak, mabaya, iyak-iyak. Mabaya, magsisipag, huwag ka nang pumunta dyan. Nakakalungkot kapag may mga ganong tao tayo na encounter na gusto nating i-save yung kanyang kaluluwa, ay ganun pa yung ating maririnig. Masakit sa lipad. Pero hindi po nagbibiro ang ating Panginoon. Nabasa po natin sa Book of Revelation 21:8. But the cowardly,
the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all the liars. Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. And this is second death. Hindi po ba tayo natatakot dyan? Praise God. Samantalang dito po sa makipot na daan naman po ating tingnan. Ano po ang nasa dulo niyan? Ang makipot na daan po ang nasa dulo niyan ay eternal life. Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon mga kapatid sa buhay natin sapagkat hindi niya po hinayaan na tayo ay mapunta doon. Sa impyerno, sa lake of burning sulfur, hindi niya hinayaan. John 3:16, ibinigay po ng Panginoon ang kanyang salita. For God so loved the world. For those who believe in Him shall not perish but shall have eternal life. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Kung tutuusin, kung hindi niya yung ginawa, lahat po tayo ay doon mapupunta. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon dahil lang sa kabutihan niya. Binigyan niya tayo ng kalayaang pumili. At take note, ibinigay niya ang kanyang sarili upang ikaw ay maligtas from eternal death to eternal life. Di ba napakagandang balita? Amen. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ayaw niya na mapahama ka dahil ikaw ay kanyang anak. Gusto niya na tayong lahat ay maligtas. Kaya lang po mas marami ang pinipili ang white boy kung saan ang dulo po ay kamahamahama. Mas marami ang pumipili sa daan siyempre, maaluwan, ano? Easy. Kaysa po dito sa narrow road. Bakit kasi dito sa makipot na daan? Ito po yung pamantayan ng ating Panginoon. Ito po yung hindi pwede pumasok dito yung maraming asawa. Hindi pwedeng pumasok dito yung lasinggero. Hindi pwedeng dito yung sinungaling. Yung sabungero. Hindi po pwedeng pumasok yung walang kabanalan. Yung mga tao na ang gusto lamang ay kanda ng laman. Bawal po kasi dito sa narong. Kaya ayaw nilang pumasok. Mas maganda rito sa kabila. Napaka-easy. Walang problema. Dito, maraming bawal. Bakit pa ako pupunta dyan? Ang dami ng bawal. Kahirap. Pero sabi ng Panginoon, itong narrow road na ito, itong daan na makipot na ito, ang dulo nito, ay buhay na walang hanggan. At yun ang nais natin mga Kristiyano. Kung kaya tayo ay nagtitiis kahit nandyan yung mga pagsubok sa buhay natin. Yun ang nais natin yung eternal life. Yung babaguhin tayo ng Panginoon sa kanyang huling pagbabalik. Salvation, kailangan natin ng kaligtasan. Amen. Ngunit ang kaligtasan na yan, mga kapatid, ay nasa iyo pa rin pagpapasya. Susunod ka ba sa Panginoon o yung sarili mo ang magiging Panginoon mo? Amen. It's a matter of choice. You will be the one to choose, not me. Magpasya ka ngayon na kung talagang nais mo na sundin ang Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. We have still time. Mayroon pa po tayong oras para po paglingkuran ng ating Panginoon. Amen. Dahil hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kanyang second coming, ay mayroon po talaga eternal death. At magbabayad tayo sa ating mga kasalanan. Babasahin po sa inyo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Kapag po dumating yung time na tayo po ay nakakaranas ng mga tukso mga kapatid, tayo po lahat ay magkaroon tayo ng tahimik na sandali para po makapanayam ng Panginoon. Magkaroon tayo ng oras para po kausapin natin ang personal na ating Panginoon. Through prayer po, yung prayer po always, 24 hours po ang connection niyan. Wala po yung
control. Walang internet interruption. Lagi bukas ang ating Panginoon at dinidinig po niya ang inyong mga panalangin. Sabi po ng ating Panginoon, ito po, pababasa po natin sa Hebrews 2:14-15. He too shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death. That is the devil. And free those who all their lives were held in slavery by fear of death. Marami sa atin, mga kasyano, ay natatakot mamatay. Ay, ayok pa mamatay. Kasi hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kaya natatakot tayo mamatay. Pero mga kapatid, assurance po kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Hindi po tayo matatakot dahil lagi tayong handa. Alam natin kung saan tayo pupunta, ano mang oras na kunin tayo ang ating Panginoon. Amen? Alam natin. Kaya ang talaga natatakot lang na mamatay ay yung hindi alam kung saan siya pupunta. Praise God. Huwag po tayong mag-alala dahil po ang Panginoon po ay lagi nandiyan sa atin. Amen? Ha? Lagi po ang Panginoon ay nakatingin lagi sa ating sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, mga kapatid, God is always there. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not yourselves, from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayan po mga kapatid. Saved by grace. Tayo po mga kapatid, hindi na dapat mag-alala kasi po, tayo po ay ililigtas na ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin ngayon ay accept sa ating sarili na si Jesus ay ating tagapagligtas at personal Savior. Amen? At tayo po ay kanyang ililigtas, hindi po sa mabubuting gawa natin. Tama po ba? Hindi po, lahat na lang po lupi ay pinakain mo, tinulungan mo na lahat ng nakakailangan. Ikaw ay ligtas na, nagyayabang ka na, ay ligtas na ako dahil ako ay ganito. Ako ay maglingin, mahabagin ako. Ang sabi po ng Panginoon, tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya. God's grace, hindi po sa mga buting gawa, kung kaya't walang sino man ang pwedeng magmalaki. Amen. By God's grace, we are saved. Amen. At yan po ang ating tinatahak, road to salvation, mga kapatid. Ngayon ay pwede ka nang mamili kung saan, anong road ang gusto mong tahakin. Saan ba tayo pupunta? Left, the wide road, or right, the narrow road? Saan po ba tayo dadaan? Sinasabi ko tayo dito sa narrow road, kahit maraming pagsubok sa dulo niyan ay eternal life. Maraming balakid, maaari kang madapa, maaari kang matalisod, pero magpatuloy po tayo. Ano ang nais ng Panginoon na gawin natin? Nais po niya na tayo ay tumingin sa Kanya. Looking unto Jesus. Wag tayo titingin kay Sister Merlin, kay Pastora Shirley, kay Sister Jo. Wag tayo tumingin sa atin. Kapwa Kristiyano, mga kapatid. We are all in human body. We are all human beings that commit a sin. Ako, pag apatinignan mo, ay makasalanan ako, talagang matitisod ka. Huwag ka sa akin titingin. Huwag sa mga kapatiran, huwag sa mga pastor. Pare-parehas lang tayong nasa katawang naman. Hindi pa tayo immortal. Amen? Hindi pa tayo perfecto. Only Jesus! Ang Diyos lamang po ang nag-iisang perfecto sa mundong ito. Amen? Kaya po dapat, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi po kay Sister Merlin. Hindi na ako sisimba kasi si Sister Merlin ay ganito. Ako'y natisod. Natisod ako sa kanya. Eh bakit kasi sa kanya ka tumitingin? Amen? Ayaw ko na si Pastora Shirley ay ganito.
Ayaw pa lang sa mimba. Ayaw, natisod ako. Bakit? Kasi tayo tingin sa kanya, hindi naman sila yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hindi ka naman maliligtas, hindi naman namin maliligtas yung mga kaluluwa. Hindi ko maliligtas yung kaluluwa nyo. Hindi rin hindi maliligtas yung kaluluwa ko, di po ba? Yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya bakit kailangan tingnan natin yung mga katabi natin, tingnan natin yung mga pastora natin, mga leaders natin, yung mga kapwa natin Kristiyano. Eh, hindi po ganun, mga kapatid. Si Lord po ang nakasisiyasat ng ating mga puso. Alam niya kung ano ang ating mga ginagawa, mga kapatid. Kay Lord tayo tumingin. Kapag nakakaramdam tayo, kung ikay ng lalamig at piling wala ka ng malapitan, isa said, come to me. Nahihirapan ka. Sa dami ng problema mo, halos patong-patong na, umaabaw na. Jesus said, come to me. And I will give you rest. Amen? Lagi siyang nag-aanyaya. Wala pong makararating sa ating eternal life. Walang makararating doon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. Kung wala si Jesus sa puso natin, paano tayo makararating? It's impossible. Kaya kailangan lagi ang Diyos ang nasa puso natin, ang Diyos lagi ang inahin natin, mga kapatid. Dahil po, ang ating pong kaligtasan ay tayo po ang gumagawa niya. Hindi po yung mga pastor natin, hindi yung mga leaders po natin. Kailangan po mayroon tayong intimate na relasyon sa ating Panginoon. Yung ating relasyon sa Panginoon ay ating pag-ugati, mga kapatid. Upang ito ay maging matibay at hindi tayo mawalay sa Kanya. Dahil ano mangyayari? Oras na mawalay tayo sa ating Panginoon. Without God, we can do nothing. But with God, nothing shall be possible. Amen. Kailangan lagi tayo manalangin, mga kapatid. Read your Bible and pray every day. Read your Bible. Laging sinasabi, magbasa tayo at kung ano yung ating nabasa, isa pamuhay natin. Ipamuhay natin nang sa gayon tayo ay maging asin at ilawan ng sandibot ng ito. Upang yung iba na hindi pa nakakakilala sa kanya ay maligtas din. Ipangaral din natin sa iba yung mabuting balita na ating narinig. Kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. Basahin mo sa John 3:16. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili upang ikaw ay kanyang iligtas. Amen? Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Amazing grace of God. Mababasa po natin sa 1 John 1:7. Doon po sa may Bible po, please po pakibasa po. Amazing grace, 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Praise God. Amen. Napakalina po lang sinasabi ng Biblia. Ano po? Amen. Tayo po ay nilinis na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid. Tayo ay makasalanan. Ngunit, inarapat ng ating Panginoon na tayo ay nilinisin sa pamamagitan ng kanyang banal. Amen. Tinubos ka na ng Panginoon. Save ka na. The salvation is already yours. Kailangan lang, mga kapatid, pumili tayo ng daan saan natin gusto. Magpatuloy tayo dito, nandito na tayo. Magpatuloy tayo sa narrow road na ang dulo ay kaligtasan. Huwag na tayong magpalikuling, huwag na pumunta dyan sa wide road. Kahit na sabihin natin easy-easy na. Dahil ang dulo niya ay pagkapusap. Walang hanggang kamangayan sa impyerno. Praise God. Amen.
Yan po ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Nais po niyang ikarating sa iyo sa umagang ito na we are blessed. Marami namang problema, mga kapatid, kung paano natin paano ba natin malalabanan itong mga enemy natin dito sa world, sa ating paglalakbay, sa ating road of salvation. How can we resist the enemy? Si Apostle Paul po ay nagsabi, but to do this, you will need a strong belt of truth and the breastplate of God's approval. Wear the shoes that are able to speed you all as you preach the good news. With God, in every battle, you will need faith as your shield to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. And you will need the helmet of salvation and the sword, the spirit, which is the word of God. Pray all the time. Amen. Ayan po mga kapatid ang ating gagawin habang tayo ay naglalakbay sa narrow road, sa road of salvation. Ang ating pong gagawin, kailangan daw po natin ang strong belt. Sinturon. Amen. Na ito ay ang approval ng ating Panginoon. At sapatos. Parang mabilis tayong makalakad, hanapin natin yung mga nagnanais din na maglingkod sa Panginoon. Amen. To preach the good news. Praise God. Kailangan natin ang baluti, mga kapatid. Ano ba? A shield to stop the fiery arrows aimed by you. Yung arrow na nakapoint sa'yo, na pinupoint sa'yo ni Satan, para ikaw ay ganyang kailangan mo daw po dyan, mga kapatid, dalhin. Kailangan natin dyan ang word of God. Amen? At ating pag-improve natin, increase our faith to God. Without faith, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala tayong pananampalataya, kung tayo lang ay basta lang, atin lang tayo ng atin. Hindi naman tayo naniniwala. Ando naman yung makakakonfuse po ba? Parang kulang. Di ba yung faith? Kailangan natin increase yung ating faith para po hindi tayo magambala sa talas. Amen. Praise God. And you need the helmet of salvation and the sword of spirit. Ayan po mga kapatid. Kailangan po, lagi natin hinihingi sa kay Lord. Lord, I need your Holy Spirit. Cover me with your spirit. Cover me with your presence. Dahil ang kalaban natin ay hindi nakikita at sadyang napakalakas at manghatak, mga kapatid. Amen? Nararamdaman niyo po yan araw-araw. Kailangan natin dyan, sabi ni Apostle Paul, pray all the time. Manalangin tayo sa lahat ng oras. Pray without ceasing. Amen? Eh kung nag-pray ka ngayon, bukas hindi, sa araw hindi, once a week ka lang nag-pray, mahina. Mga kapatid, kailangan natin parati tayong manalangin, lagi tayong nakakonected lagi sa ating Panginoon. Sa prayer po natin nagagawa na lagi tayong connected kay Lord. Huwag po natin putulin yung connection natin sa Panginoon. Ang totoo kasi hindi naman talaga si Lord ang minsan nararamdaman natin. Pakiramdam po ang layo-layo niya. Ang totoo, mga kapatid, para sabihin ko sa'yo, andyan lang po ang Panginoon. Nagkukulang ka lang sa panalangin. Yung connection nyo, napuputol. Kaya ganyan, feeling mo ay malayo siya sa'yo. Draw near to God, and He will draw near to you. Amen? Paano yun? Kung halimbawa, di ba yung mahal natin sa buhay sa Pinas? Pag hindi natin 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 isang araw yung kasawa natin. Kapag tayo naglalamig, nawalan tayo ng gana. Diba? Kailangan yung connection lagi ka dyan. Kahit pa na yung hello, I love you, good morning, kumain ka na ba? Okay ka lang ba? Diba? Yung ating
relationship ay lagi naging mas strong. Ganon din po sa ating Panginoon, mas higit na kailangan nating manalangin sa ating Panginoon. Sa panahon na tayo ay sinusunod ng diablo. Sa panahon na ikaw ay tinutukso, pray all the time. Dahil dinirinig ng Diyos ang panalangin mo, mga kapatid. Ikaw na tapat sa Kanya. Ayun nga kung hindi sumasamba, hindi tapat sa Panginoon, pinagpapala at binibless niya at dinirinig niya yung panalangin. Ikaw pa, how much more sa'yo na ikaw ay anak niya? Na ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Kailangan lang lagi tayong connected sa ating Panginoon. True. Prayer, mga kapatid. Read your Bible and pray every day. Amen. Praise God. Kasi pag pinutol natin yung connection natin sa ating Panginoon, mananang buhay. Amen. Jesus is source of everything. And Jesus is victorious over Satan. Amen. Nang si Jesus Christ po ay namatay sa cross ng Kalbaryo at muli na buhay pagkatapos ng walang tatlong araw, Jesus is victorious over Satan. Amen. Matagumpay. Tayo nga ay parang sundalo, di ba? Sa mundong ito, ang ating captain ay ang ating Panginoon. Praise God. Siya ang ating kapitan. Amen. Kung kaya, tayo ay nagagapag, pag-uutos pa lang siya sa atin, tayo ay ano, buhay na buhay na. Kasi alam natin, na ang ating kapitan ay wala pang natalo laban. Amen? Lagi siyang panalo. E na pagtagumpayan na yung kamatayan, di ba? Nabuhay siyang muli. Praise God. And that make us to increase our faith to Him. Amen. Amen. Increase natin yung faith natin sa ating Panginoon. Sapagkat yan po mga kapatid ang kailangan. Trust and obey. And increase our faith. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayan po. Makakarating po tayo sa narunong na ang sa dulo ay kaligtasan. Amen? Praise God. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Dahil kayo ay nandito ngayong araw na to, God is telling you, you are saved. Amen? Praise God. To God be the glory. All the glory must be done. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Tapos siya. I-ano muna natin siya eh. Kasi we don't actually we pray muna sa kanya kasi nga the Lord will open on Saturday. Saturday group mag-start siya. I-ano muna natin siya. I-pray. Pray natin siya for the releasing ba? The anointing, releasing. Di ba? Kasi nga, para, ha? The Lord will open, we don't know, because sabi ni ma'am, ano, pwede na siya mag-open sa next week. But, we don't know kung, but we ready, we just ready lang. Okay, para ano? Di pa fixed, pero oh, okay, may okay possibility sa ano. Oo. Oh, oh. Para mahanda ang ano niya, soul, yung katawan niya. Very simple lang. Ganun. Para maano siya, ma-direct ni Lord. Kasi hindi na tayo makabawi ng prayer natin na ano siya. Sabi nga dito sa priestly blessing, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. Can you put the hands in her hands? Para madalis yung blessing. The Lord make his face shine upon you and is gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Hallelujah. Ayun po, mag-release tayo ng prayer sa kanya. Lord, we thank you, Lord, sa buhay niya.
na Lord, indeed, inadala mo siya, O God, to open doors. Release, O Lord, an appointer na magdala, O God, sa Saturday service, Father God. As you open the doors, no man can shut it up, O God. Yes, Lord, salamat sa puso niya at sa kabaitan niya. At sa Lord, pag-obey niya sa humbleness ng kanyang heart, God. Sa obedience niya lang sa iyo. Lord, uhawin mo siya, O Lord, indeed. Na sa buhay niya, Lord, ikaw ang mauna, mangusap. Lord, lead mo, Holy Spirit, help her, teach her, anoint her, and even, Lord, bless her, help her, God. Rebuke her, whatever sins that she can do, Lord, that can hurt your hearts, God. Holy Spirit, move mightily into her life. Bless her family, God. Protect their family indeed, Lord. Father, we thank you, Lord, that you're gonna lead her, oh God, in such a service, Father God. As you open doors, Father God, we don't know the day, but Lord, we prepare her, oh God. In Jesus' name, Lord, we align her, oh God, amo, oh God. Na every Saturday service siya, as she is willing, oh Lord, to serve you. Yes. Every week. She's willing to preach the gospel with boldness and with fire and with your power, Lord. May your supernatural power, God, be with her in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord, sa buhay niya. Oh God, as we anoint her, oh God, today. Father, let it be the angels and let it be, oh Lord, your anointing be upon her, God. Let it be, oh God, the hungerness of her heart, God, will flow. And let it be the fresh revelation, wisdom, knowledge, and understanding will lead into her soul, body, and spirit, Father God. Thank you, Jesus. Put the fire into her heart, God, Lord. We release, oh Lord, Lord, your covenant upon her, Lord, in her life, God. We thank you, Father God, as we ordain today, Lord, that leading, the transformation, oh Lord, let it be, oh God, that this happen, oh Lord, in our ministry. Yes, Father, we thank you. And even more, Lord, in Bataan, God, as you open doors in there, Lord. In there, hallelujah, in Luzon. In Jesus' name, we thank you, Father God. All things are impossible in men, but with you, God. Yes, Holy Spirit, there, Lord Jesus Christ, all things are possible with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, praise God. Nice. Sa ano no? Kasi nagpaalam ako kay ma'am. We open daw. Next Saturday, open na daw. Pwede na ka-open. And by ano? Hindi ka na malalayo. By the grace of our God, ano siya? Ano siya, yung patuloy lang, and we need to support the ministry. Yeah, we need to support the ministry by financial, by prayer, kasi there's power in prayer. Kasi nga, may naka-line up na talaga actually sa Luzon Desires Mindanao, but we cannot speak now. But kaya nga, there's new coming, so we don't know, but hindi ko pa isasabi, but Saturday, ilanayan pa yung amo niya. And then, let's give the Lord claps hands, no? Kasi nga hindi natin alam, no? It's very favored sa atin. Kasi nga makaya natin, ibibigay nila ng 3K, 400 a month, 400 a day. So, pwede natin maano siya. Sa simula mahirap, pero sa ano naman, noon continue lang. Basta evangelize lang tayo, evangelize. Ganun ang ano eh. Nilagay ni Lord sa puso ko, evangelize. Kasi nga kung magtutok tayo sa, like now, yung mga original, si hindi tayo umasa sa tao. Diba? Sila lang dalawang original ngayon. Diba? Tayo, mga ano kayo. So, meaning, mag-evangelize talaga tayo. Evangelize ng evangelize. Kasi na, the Lord is the harvest. The Lord of the harvest is with us. So, praise God sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Salamat.
Praise God. Sunay ka lahat. Napakasayo ko ngayong araw, mga kapalit. Nakasama ko pa kayo. Dadami pa po tayo. Amen. Amen. Kayo po ito ngayon.